kalakalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, matutunghayan natin ang pagpapalayas ng ating mahal na puon sa mga demonyong sumasapi sa isang tao. Isang pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Subalit kasabay noon ay isa ring paanyaya ng pagtitiwala sa kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Abraham ay 100 taon nang pinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang yan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa.
yamang anak mo rin si Ismael. Kinaumagahan, ang mag-inay pinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila umalis. Sinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagala-gala siya sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo, nag-iisip, umiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisindan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga nganso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang iniligtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit sinumang ang puon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang iniligtas. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba niyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo na po ang lahat. Magulang na ti Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Hallelujah.
Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang dumating si Jesus sa Ibayo, sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang manghahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawa ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Paano natin tinatanggap ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? Malinaw po na sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa mabuting balita, ay na ang kapangyarihan ng ating Panginoon ay nakahihigit sa lahat. Sa ating mabuting balita, nakita natin ang engkwentro ng dalawang lalaking sinasapian ng demonyo at ng ating mahal na poon. No? At sa pagpapalitan nila, nakita natin na hinahamon ng mga demonyo itong nakita nilang anak ng Diyos. Sinasabi nila, no? "Ano ba ang pakialam mo sa amin? Sino ka ba upang pumigil sa aming plano?" At kung tutuusin, parang hinahamon pa kahit sinasabing nakikiusap ang mga demonyong ito. Parang hinahamon sila na, o hinahamon nila ang ating pong Jesus Nazareno. "Kung ikaw nga makapangyarihan, nakikita mo ba yung mga baboy na yon? Doon mo kami dalhin. Kung kaya mo, alisin mo kami dito sa katawan ng taong ito." No? Pero syempre, sabi po ng mga scholar ay maaaring ang pagkasapi na ito ay may dalaring parang nawala din sa tamang pag-iisip ang mga lalaking sinapian. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, natunghayan natin, pinalayas, pinadala ng ating mahal na po ng mga demonyong iyon sa mga baboy. Pagdaka noon ay nakita din natin, at ito ang nais ko pong bigyang diin, no? Na-believe ang mga nakakita at nakarinig ng balita. Pero kasama ng pagkamangha ay naririyan ang takot. Kaya ayaw nilang dumating ang ating mahal na poon sa kanilang bayan, sa kanilang lupain. Hindi nila maunawaan ang nangyari. Kaya dala ng kawalan ng pag-unawang ito, iniwasan nila ang pakikipagtagpo sa poon. At hindi ba't ganito rin tayo? May mga bagay na nangyayari sa atin na malinaw na mula sa Diyos. Tayo may mga sarili-sarili tayong pangarap. May mga sarili-sarili tayong gusto sa buhay. Minsan, desperado tayong nagdarasal. No? Marami nga sa atin, nandito tayo para dyan. Yung mga tingin natin, imposible.
May mga panahong natutugunan ito. May mga panahong natutugunan hindi naman sa paraang gusto natin. May mga panahong higit pa ang binibigay sa atin. Pero tayo na ang tumatanggi kasi hinihingi sa atin higit na responsibilidad. Kunwari na lang, ma-promote ka. Oh, magandang pakinggan, tataas yung sweldo mo, magkakaroon ka ng ibang titulo. Pero alam mo rin na dagdag trabaho yan. O kaya'y magkakaroon ka ng bagong anak, bagong palalakihin na naman, bagong pagkakagastusan na naman. Pero ibinigay sa iyo. O bagong oportunidad sa buhay. No? Minsan, iniisip na lang natin kung ano yung buhay natin ngayon. Okay na tayo. Okay lang para sa sarili natin. Pero baka sa Diyos, iba yung gusto ng Panginoon sa atin. Namamangha tayo, subalit natatakot din tayo. Baka isa itong paanyaya na makinig. Isang paanyaya na tanggapin. Isang paanyayang akuin din ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At magandang halimbawa sa unang pagbasa, si Abraham. Habang bahagi ng nakagawian noon na kapag hindi magkaanak ang asawa, pero noon yon, hindi yun ngayon, ha? Hindi magkaanak ang asawa ay papayag ang mag-asawa na magkaroon ng isang anak mula sa ibang babae na bahagi ng kanilang pamilya. Yung nagsisilbi sa kanila, yung mga kasakasama nila, at si Abraham ay nagkaroon ng anak kay Agar, pinangalan ng Ishmael. Ang simula ng Islam, no, si Ishmael. Sabi ni Muhammad, doon daw nagmumula ang angkan ng mga Muslim. Kaya sila yung mga kapatid natin din sa pananampalataya. Pero nakita natin na bagamat nagkaanak din si Abraham kay Sarah, si Isaac, ay pinagkalooban din ng biyaya yung kanyang isa pang anak. Hindi kaya't ganito rin sa ating buhay. Binibigyan tayo ng responsibilidad kasama ng mga biyaya. At ang tinatawag sa atin ay malugod itong tanggapin. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, balikan natin ano yung mga bagay na natatanggap natin sa Diyos. Hindi lang mga magagandang bagay na nagdadala ng ginhawa, nagdadala ng bagong pagkakataon at oportunidad, pero kasama na yung mga hamon sa atin, kasama na yung mga taong darating sa ating buhay, kasama na yung mga oportunidad na darating sa ating buhay. Kasama rin siguro mga bagay na mahirap, pero kapag pinagdaanan natin, mas magiging mabuti tayong tao. At tignan natin kung paano pa tayo makatutugon sa ating Panginoon, kung paano natin siya higit pang matatanggap sa ating buhay. Dahil naniniwala tayo na sa bawat pagkakataon, ipinamamalas ng Diyos na siya ang higit na makapangyarihan sa lahat. At hindi niya tayo pababayaan. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos ng may kapangyarihang nagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pastol naway maging tunay na lingkod ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga opisyal ng gobyerno naway hindi madaig ng tukso ng kapangyarihan at kayamanan. Bagkos, makita nila ang kasamaan ng korupsyon sa pamumuno. Manalangin tayo.
Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang maruming espiritu na nagkalat sa ating lipunan, naway mabuwag ng kalinisan at paggalang sa dangal ng tao. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makita at madama ang mapagpagaling na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Ang mga tapat na yumao, naway masihan sa bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, lahat na nagsisilbi sa ating bayan at mga pamayanan na sa kanilang tapat na paglilingkod ay naipamamalas ang makapangyarihang biyaya ng Diyos na tumutulong at nagpapabuti sa bawat isa. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, iunat mo sa amin ang iyong kamay. Makapangyarihang Ama, dinadala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at may pananalig na nagdarasal kami sa iyong tulong upang makalaya kami sa impluwensya ng kasamaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dahambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sumagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Kanlungan ng bayan mong sa
tinapay ng buhay binaswasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 6. Bukas po ito, araw ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig at pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng buongang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,